papakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-install ng door lock tsaka drawer handle. So bago yan, i-update ko muna kayo sa ating ginagawang pharmacy. So ayan, yung dito na area mga boss, ayan, gaya sa last video natin, namasilyahan na to. So mamasilyahan to ulit yung mga retouch na lang. Ayan. Tapos yung dito naman, ayan, masilya siya dito sa shelf drain. Tapos yung cabinet sa ibaba. Yung baba pala na ito mga boss, lababo. Ayan. Lababo to dito. So hindi pa tayo nakabili ng lababo. At dito naman, glass shelf drain. Glass shelf. So meron din nagmasilya doon. Isa. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-install ng drawer lock. Okay. So ayan siya mga boss, kailangan kunin mo yung mula dito, susukatin mo hanggang dito. So para makuha yung sentro. So ito na po, ito yung sentro natin mga boss. Ayan, abuhit na tayo. Okay, sentro. Tapos yung drawer lock natin, susukatin mo lang tong drawer lock. Ito yung susi, tsaka dalawang lock nito. Sukatin lang natin ito. Bali yung ito pala siya mga boss, nasa loob ganyan dito. So nasa loob to siya. Kailangan pantay siya dito mga boss, yung baba. Ayan. Dito, pantay siya dito. So sa loob siya. Bali ito lang yung makikita doon sa labas. Siya dito sa ating plywood. Ngayon, hindi na natin ito magagamit itong tornilyo. So, ang ipadikit natin dito mga boss, kasi ito yung lagayan ng tornilyo niya. Ayan, itong dalawa na yan. So, ngayon, baon kasi natin siya, ibaon, para maganda. Para pantay siya dito sa plywood. So, ang ilalagay natin pandikit ito, epoxy E&B na lang. So, yun yung maganda mga boss. Kailangan kasi kung ganyan lang, pangit siya tingnan. So, maganda siya pag nakabaon. Nakabaon siya mga boss. Squatin na natin to. Tapos, lagyan natin dito.
to 13.4. Sabi kong 3 cm. So ginawa kong 2.8 lang. Ngayon, itong distansya na ito mga boss, yung maliit na yan, ito yan, paliwanag ko lang. Ito, kung nung, saan ba, paano? Ayan, ito yan mga boss. Oh. Ayan. Ito, itong clearance na ito. Ayan. So ito yan. Kailangan, dito tayo kukuha ng sukat. Ito, may iwan to. Dito. Kasi paikot yan. Ayan, paikot. Meron din dito. Ayan. Dito tayo kumuha ng sukat. Sa kabila. Ito rin, oh. Dito tayo kumuha ng sukat. Oh, hindi dito. Ayan, nakaguhit lang tayo. Normal yan siya mga boss, kasi kung hanggang dito lang tayo sa guhit natin, hindi masusugatan yung ating plywood na sa kando dito. So kaya ilagpas natin siya. So okay na yung lagpas na yan mga boss, kasi naman mamasilihan rin natin ng pulley top yan. Buong ito. Pulley top rin natin to, kaya mawawala rin yung guhit na yan. So ngayon, gagamitan natin na siya ng pait. Sabi ko sa inyo. Ayan o. So, pantay siya dito sa ating plywood. Kasi kung nakaganyan lang siya mga boss, ayan, pangit siya tingnan. Pag nakabangon yan, napakaganda tingnan niya. So, i-focus na lang yung ating pandikit dito. Ayan. O, diba? Pag open. Ayan ito siya mga boss, so pagdikit na lang ipok siya yung kulang na ito. Ayan. So sana may natutunan tayo mga boss sa ating ginawang video ngayong tutorial. Ayan. So dito po natin ito ilagay mga boss.
hindi ko muna ilagay kasi yun nga, ididikit ko muna yung epoxy. So yung paglagay ng epoxy mga boss, madali lang naman yun, mag-mix na ng konti, lagay dito, tapos ayan na. So salamat sa panonood mga boss, hanggang dito lang muna itong video na to, at saka sana mag-subscribe lang kayo sa ating channel. So ayan mga boss, enjoy po kayo, salamat.